sa kabilang banda, Han, pupunta daw dito sila Daddy at Mommy mamaya. Kaya maghanda tayo ng pagkain, ha? Dito daw sila magdi-dinner kasi may sasabihin daw sila sa atin. Okay, sige. Naisip ko, baka dito ko na malaman ang lahat-lahat. Kaya tama lang na pumunta sila dito. Umalis si Jen para makabili ng mga ihahandang pagkain sa dinner nila. Alam niyang mas makakakuha siya ng ebidensya pag sa sariling bunganga ng daddy niya lumabas ang katotohanan. At ito ang magiging sagot sa lahat ng pagpapanggap niya ang makuhaan mismo ng video ang daddy ni Jen. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang tamang panahon ng kanilang pagtatagpo. Anak, kumusta kayo? Okay naman po, ma'am. Ikaw, Michael, kumusta ang pakiramdam mo? Di po masyadong okay. Ha? Bakit? Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko. Gusto ko nang maalala ang nakaraan ko para maalala ko na din kung gaano ba kami kasaya ni Jen noon. Napaawa si Mami sa akin pero kabaliktaran naman pagdating sa daddy ni Jen. Michael, huwag mo nang pilitin. Ang importante sa ngayon ay nakaligtas ka at di ka pa rin iniwan ng anak ko kahit anong hirap na pagsilbihan ka. Dad, tara na. Pasok na tayo sa loob. Kaya nagsipagsunuran na ang lahat papasok sa hapagkainan. Doon salo-salo silang nakain, habang si Michael ay tahimik lang. Jen, balak mo bang magtrabaho ulit? Kasi kung aantayin mo si Michael na gumaling, siguradong ubos na lang ang pinundar niyong mag-asawa ay di pa rin niya naaalala kung sino siya. Dad naman, nangako po ako kay Michael na di na ako magtatrabaho muna. Kung ganun pa, ano ang kinabukasan ng anak mo? Sakayang nasa sinapupunan mo. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Dad. Di pa kasi alam ni Michael na buntis ako. Buntis ka? Gulat na sabi nito. Ha? Oo, buntis siya, malamang. Nagtataka ka pa, Michael. Asawa mo, di mo alam na buntis? Aba, ay mag-isip-isip kayong dalawa. Dalawa na magiging anak nyo. Parang wala pa rin kayong matandaan. I'm sorry, Michael. Di ko pa nasasabi sa'yo kasi baka hindi ka pa handang malaman. Nakatitig lang si Michael kay Jen. Hayop ka, Jen. Pinaaako mo pa sa akin ang batang hindi sa'kin. Sobrang kati mo. Sobrang landi mo talaga. Ganon ba? Na-surprise ako. Sabay ngiti ko na parang excited pa ako. Ngumiti naman si Jen na parang nakampante na tanggap ko nga ang bata. Oo, Han. Gusto ko talagang i-surprise ka para naman kahit papano mapasaya kita. Ano ka ba, Jen? Ngayon mo palang sinasabi. Paano ka nakakatiis ng ganyan na di ka man lang inaalagaan ng asawa mo? May amnesia ka lang, Michael, at di ka uugod-ugod, kaya wag mong pahirapan ang anak ko. Sorry, Dad. May mga iniisip lang po kasi ako kung ano ba ang nangyayari at bakit ako naaksidente ng mga oras na yon. Dahil yon sa mga kalokohan mo. Daddy! Pigil ni Jen sa dad niya na halatang nabubuking na dahil sa galit na nararamdaman. Po, kapabayaan ko? Bakit po ako naging pabaya? Jen, may nagawa ba ako noon? Pagpapatuloy ko para ituloy ni Dad ang pagsasalita ngunit nagkamali ako. Iniba agad nito ang paksa. Kung di ka magtatrabaho, Jen, dapat siguro na magtrabaho na ulit tong si Michael. Dad, pag-uusapan po namin yan ni Michael. Kailan? Pag malaki na ang tiyan mo? Dad naman. Excuse me po, Dad, ma'am. Tumayo si Michael dahil sa tension na nagaganap sa kanila.
Nagpasok ng kwarto si Michael at doon nagkulong. Daddy, di maaaring bumalik si Michael sa trabaho niya. Alam kong alam ng mga katrabaho niya ang nangyari sa amin at malalaman pa niya na may naging kabit siya noon. Yan ka na naman, Jen eh. Paano ang kinabukasan ng anak mo kung aatupagin mo ang sasabihin ng iba? Marami kang pwedeng gawing palusot. Paanong palusot, Dad? Sa sitwasyon ni Michael, mahirap na makapagtrabaho siya ulit doon. Sapagkat nalimutan din niya ang mga training na ginawa niya noon. Baka mamaya pag nalaman pa niyang may kabit siya noon, ipatingnan pa niya ang CCTV sa parking lot kung saan ginawa niyo ang pagsalakay sa kotse ni Michael. Napakawalang isip mo, Jen. Di mangyayari yon dahil pulido ang trabaho ng inutusan ko. Kailanman, di niya ako maiisahan dahil mas matalino ako kaysa dyan sa asawa mong gunggong. Isang salita na nabitawan ni Dad dahil sa galit niya sa akin. Isang salita na napakalaking ebidensya para madiin sa kaso ang daddy ni Jen at si Jen. Matapos ang dinner nila ay umalis na din ang mga magulang ni Jen at doon naganap ang aming pagtatalo. Han, bakit naman di mo na pinakiharapan sila, Dad? Nagagalit tuloy sa'yo si Dad kasi parang winawalang galang mo siya. Sabihin mo nga sa akin, Jen. Masaya ka bang binibilog mo ang utak ng lahat ng nakapaligid sa'yo? Ha? Binibilog? Paanong binibilog, Han? Akin ba talagang anak yan, ha? Namutla si Jen at parang nagtataka bakit ganon ang tanong ko. Michael, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag na tayong maglukuhan, Jen. Paano mong nagagawang lukuhin ang magulang mo? Ako at lahat ng nasa paligid mo. Bakit pinaaako mo sa akin ang batang kailanman ay di akin? Akala mo maiisahan mo ako sa mga kalandian mo? Hayop na yan. Kailanman ay di na ako papatol sa'yo. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka! Isang sampal ang nakuha ko kay Jen at ang luha ay tuloy-tuloy na dumaloy sa kanyang pisngi. Sinungaling ka! Sabi mo may amnesia ka! Bakit ginagawa mo to? Ha? Para pahirapan ako? Ikaw pa ngayon ang nahirapan? Sa kalandian mo di ka nahirapan? Kaya pati ako nakuha niyong ipapatay? Anong ipapatay? Di ko magagawa yun sa'yo, Michael. Anong hindi? Tinanggalan nyo ng preno ang sasakyan ko. Para ano? Para maaksidente ako, tama diba? Huwag ka lang magmaang-maangan. Narinig ko lahat ng usapan nyo ng daddy mo. At kayo ng ama mo ang may kasalanan kaya naaksidente ako. Di yan totoo, Michael. Huwag kami ang pagbintangan mo. Yang babae mo ang may kasalanan kung bakit ka naaksidente. Kaya siya ang sisihin mo kung bakit ganito ang nangyari sa pamilya nating to. Huwag mong idamay dito ang ibang tao. Kahit walang kalaban-laban, gusto mong gawan ng masama. Ano, Jen? Di ka pa ba nakukontento? Matapos mo akong ipapatay, isusunod mo si Mira? Oo, Michael. Oo. Gagawin ko ang lahat para makuha ka ulit sa kanya. Kahit maging mamamatay tao ako, wala akong pakialam. At di ko ginustong maaksidente ka. Di ko alam na ganyan pala ang gagawin ni Dad. Ang gusto ko lang ay mabawi ka. Hindi patayin ka. Ganyan kita kamahal, Michael. Mahal na mahal kita. Huwag mo sa akin gawin to. Ginagawa ko lang lahat to para mabalik ka sa akin, Michael. Kapal din talaga ng pagmumukha mo. Matapos mong magpabuntis sa lalaki mo, ipapaako mo ang di sa akin? Hindi. Hindi ako makakapayag na bumalik pa sa'yo. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka. Lumayas ka sa bahay ko at pumunta ka na sa kabit mo. Michael, please, huwag mong gawin sa akin to. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko.
Ano bang gusto mong gawin ko para lang bumalik ka sa akin? Please, Michael. Gusto mo palaglag ko tong bata. Gagawin ko, basta wag mo lang akong iwan. Napaka walang hiya mo, Jen. Pati ang walang kamuwang-muwang dyan sa sinapupunan mo na gagawa mong patayin. Lumayas ka. Mananagot kayo ng ama mo sa mga ginawa niyo sa akin. Mananagot kayo sa pagsira ng buhay ko. Kinapitan ko na si Jen sa kamay at kinaladkad ko siya palabas ng bahay. Saka ko sinara ang pinto at doon sinagawa ko na ang pagkuha ng mga ebidensya. Sapat na ang lahat ng to para sa gagawin kong kaso sa mag-ama. Pero di ko muna hahanapin si Mira. Hahayaan ko muna siya habang pinoproseso pa ang aming paghaharap. Ayokong madamay siya sa gulong to. Ayokong madamay ang anak namin sa gulong to. Mira, halika dito. Che-check upin ko ang heartbeat ng anak mo. Nasa sala si Renz habang si Mira naman ay nagpupunas ng mga display. Talaga, Doc? Sige po. Excited na akong marinig ang tibok ng puso ng anak ko. Umupo ako sa tabi ni Doc at doon nilapat niya ang isang kagamitan na dinidikit lang sa tiyan at naririnig na ang heartbeat ng bata. Nang marinig ito ni Renz at ni Mira, ay natuwa sila parehas. Ay, ang lakas, Doc! Nakakatuwa! Ang bilis ng tibok ng puso niya. Nakaka-excite ang paglaki niya. Malusog siya sa loob kasi nakain ka ng tama sa oras at nagkakameron ka ng malakas na resistensya. Siya nga, Doc. Ikaw kasi, Doc, dami-dami mong pinapakain sa akin. Nananaba na tuloy ako. Baka maging dambuhala ako nito. Tama lang yan. Kasi pag malaki na ang tiyan mo, medyo babawasan mo na ang masyadong pagkain para di ka mahirapang manganak. Ang galing mo talaga, Doc. Ang sarap niyo pong mag-alaga ng pasyente. Napangiti si Renz sa sinabi ni Mira. Habang tumatagal, nakakagaanan na niya ng loob si Mira. Kahit na isa itong buntis, masikap at kapaki-pakinabang pa rin siya. Kadalasan kasi pag buntis, tamad nang gumawa. Kasi nga, maselan at laging masama ang pakiramdam. Di tulad ni Mira na walang reklamo sa lahat. Di naman siya gumagawa maghapon kumbaga. Lahat ng gagawin sa bahay ay nagagawa niya sa tamang oras, panahon at pagkakataon. Habang nakikinig si Mira sa tunog ng heartbeat ng bata, ay nakatingin lang si Doc Renz sa maganda at masayang mukha ni Mira. Nalilibang siya pag uuwi ng bahay kasi naman daig pang asawa kong mag-alaga si Mira. Pag uuwi ako, may pagkain nang nakahanda. At di ito nakain nang wala pa ako. Di daw kasi magana pag solo lang na kumakain sa lamesa. Kaya sinasabayan niya ako para ganahan akong kumain. Pagpapasok na ako sa klinik, may pabaon pa tong pagkain. Di daw kasi masarap at nakakabusog pag sa labas lang ako bibili. Kaya araw-araw na akong nagbabaon ng pagkain sa klinik. Pag napapadaan ako sa kung saan at nakakita ako ng pagkain, naiisip ko kaagad bilhan si Mira. Di ko kasi makuha kung ano ang pinaglilihian nito, kaya naman lahat ay binibili ko. Di naman ako nabibigo kasi lahat kinakain nito. Minsan pa binilhan ko siya ng mangga. Habang nanonood ako ng TV, tumabito sa akin para kumain ng mangga. Natatakam at nakakapanglaway ang mangga, lalo na pagkaharap mo ay ganadong kumain. Napansin ni Mira na panay ang tingin ko, kaya naman inalok niya ako ng mangga, pero tinanggihan ko. Di ito pumayag. Pilit niya akong pinakain ng mangga kahit na ilang beses kong tinanggihan. Kaya hito, antukin ako pag nasa klinik. Minsan napapangiti na lang ako pag naaalala ko ang mga makukulit na tagpo namin ni Mira. Ano bang nangyayari sa akin? Nagkakagusto na ba ako kay Mira?
bakit parang ang saya-saya ko pagkasama ko siya at lahat na lang ng gusto niya, gusto kong ibigay sa kanya. Sunday, sarado ang clinic ni Doc Renz. Wala na kaming stock ng grocery, kaya naman kailangan ng mamalengke ni Doc. Mira, asan na ang mga bibilhin sa grocery? Kinuha ni Mira ang nakadikit sa ref at inabot yon kay Renz. Binasa yon saglit at napakunot ang noo sa huling nabasa. Cream? Yes, Doc. Cream. Kasi palagi ka ng black coffee. Masyadong matapang yon kaya lalagyan ko ng cream minsan. Mira, mas nasasarapan ako pag black coffee lang. Eh, bakit ako, Doc? Gatas pinaiinom mo sa akin. Di naman ako sanay ng gatas ang iniinom eh. Para sa baby mo yon. Para healthy ang baby mo. Kaya, Doc, para sa'yo din yon. Para lagi kang healthy. Napatitig si Doc kay Mira. Bakit ba ang maalalahanin mo, Mira? Nahuhulog tuloy ako sa'yo. Sa isip ni Doc. Binabalik mo lang ang sinasabi ko eh. Di naman po, Doc. Inaalala ko lang kayo. O sige, sama ka sa grocery. Ikaw na lang ang pumili ng mga ito. Madami na pala. Talaga, Doc? Sasama mo ako? Oo, matagal-tagal na din akong di nakakalabas kaya ito, isasama muna kita. Gusto mo ba? Oo naman po, Doc. Gusto ko din makapamasyal kahit papano. Sige na, aantayin na lang kita sa kotse. Okay, Doc. Don't worry. Mabilis lang po ako. Huwag kang masyadong magmadali at baka mapano ka pa. Di naman ako nagmamadali eh. Ngumiti si Mira. Saka nagpasok na sa kwarto niya at nagbihis. May mga damit doon na galing sa mga pinsan ni Doc. Yun na muna ang pinasuot niya sa akin at ang iba ay binili niya para sa akin. Paano eh, hindi na ako umuwi sa bahay kaya naman wala akong masuot. Matapos niyang magbihis ay lumabas na siya ng bahay. Suot niya ang dress ng pinsan ni Doc. Kulay maroon to na dilalampas hanggang tuhod. Ayaw niya kasing magpantalon at baka maipit pa ang baby niya. Di pa gaanong kalaki ang tiyan niya para palang itong bilbil. Kaya naman, napakaganda ko sa suot kong dress na pangmayaman. Nang lumabas ako ng pinto, ay napatingin sa akin si Doc Renz at natigilan to na napanganga at namangha sa itsura ko. Doc, okay lang ba tong suot ko? Parang nakakailang? Kasi first time kong magsuot ng ganito. Ha? Ang ganda mo, Mira. Napangiti ako sa sinabi ni Doc. Salamat, Doc. Tara na po at baka tanghaliin pa tayo. Papasok na sana ako sa likuran ng kotse, pero nakalock yon. At binuksan ni Doc ang unahang pinto. Nakakahiya. Sa tabi pa ako ni Doc uupo. Pero okay lang. At least di nagmukhang driver ko si Doc. Matapos kong pumasok sa loob, ay ngumiti pa si Doc at nagsakay na to sa kabila. At in-start ang kotse. Napansin ko na panay ang lingon sa akin ni Doc. Doc, bakit? May dumi ba ako sa mukha? Medyo napahiya si Doc sa sinabi ko. Wala naman. Sorry, naiilang ka ba? Nagagandahan kasi ako sa'yo. Konting katahimikan. I mean, sa suot mong dress. Pagpapatuloy ni Doc na medyo namula pa. Ah, salamat, Doc. Mga kalahating oras bago kami nakarating sa mall at dumiretso kami sa grocery. Si Doc ang may hawak ng cart habang si Mira naman ang naghahanap at napili ng mga bibilhin nila. Gusto mo ba nito, Mira? Sabay kuha ng isang chocolate na nasa magandang lagayan. Wag na, Doc, at baka lalo akong tumaba niyan. Di naman araw-araw, minsan lang naman eh.
sabay lagay sa cart. Ha? Wag na, Doc. Ikaw talaga. Saka mahal yan, oh. Kinuha ko sa cart at binalik ko sa lagayan. Kinuha naman ulit ni Doc ang chocolate at binalik sa cart. Ayos lang. Babayaran ko yan. Hala naman, Doc. Wag na nga po. Sabay kuha ko ulit sa chocolate at ibabalik ko sana ng kapitan ni Doc ang kamay ko habang hawak ang chocolate at napatitig ako kay Doc Renz. Nakangiti to, samantalang ako naman ay ramdam ko ang kamay ni Doc na napakalambot at marahang nakakapit sa kamay ko. Ikaw talaga, sabi ngang okay lang, diba? Tara na, doon na tayo. Yaan mo na ang chocolate dyan. Okay, sige po, Doc. Sabi niyo eh. Sabay marahang hinigit ko ang kamay ko at tumalikod na. Napangiti si Renz sa tagpong yon. Napansin niya kasi na namumula si Mira at parang nahiya. Kala niya siya lang ang nakakaramdam ng kaba at hiya, pati pala si Mira. Matapos nilang mag-grocery ay nagbayad na sila sa counter. Mahaba ang pila, kaya naman naupo muna si Mira sa mahabang upuan at si Doc ang nakapila. Nakangiti to habang nakapila, panay ang tingin sa akin ni Renz. Nahuhuli ko ang mga titig niya kasi naman bigla akong napapalingon sa pinagpipilahan niya, kaya nakikita kong nakatitig to sa akin. Pag nahuhuli ko siya, napapangiti na lang siya sa akin. At ako naman ay napapailing. Baliw din talaga tong si Doc eh. Matapos mabayaran ang lahat, ay hinabilin muna nila yon at nagkain muna sila. Nadaanan nila ang binilhan ng ice cream noon ni Michael at naalala niya si Michael. Kaya medyo nalungkot siya, napansin naman yon ni Doc. Bakit? Ha? Wala, Doc. Gusto mo ice cream? Tara, bili tayo. Wag na, Doc. Ayos na ako. Hindi, tara. Bibili muna tayo. Kinapitan ako ni Doc sa kamay at hinila ako. Napatitig na lang ako sa kamay ni Doc, nakapit ang kamay ko. Di ko magawang higitin kasi nahihiya ako kay Doc. Napakabait kasi nito eh. Matapos naming bumili ng ice cream, ay naupo muna kami sa upuan at doon inubos namin ang ice cream. Habang kinakain ko yon, naiisip ko si Michael. Naalala ko ang mga tagpong noon ay pinagsaluhan namin ang isang ice cream. Nabalikwisyo lang ako nang matawa si Doc na nakatingin sa akin. Bakit, Doc? Para kang bata, ang amos mong kumain. Kinuha nito ang panyo niya sa bulsa at pinunasan ako sa bibig. Natulala na lang ako sa ginawa ni Doc sa akin. Sa di kalayuan, may matang nakatitig sa kanila. Naluluhato at nakakuyom ang kamay. Lalapitan na sana niya si Mira, pero nakita niyang hawak ng lalaking yon ang kamay ni Mira. Bumili to ng ice cream at naupo sa mahabang upuan. Kanina ko pa sila hinahabol ng tingin. Kanina pa ako nasasaktan sa nakikita ko. Mira, please, huwag mo ako ipagpalit agad. Antayin mo sana ako. Pangako, babalik agad ako. Tumulo ang luha ni Michael sa selos na nararamdaman niya. Pumunta siya ng mall para sana ipaayos ang mga video ng nakuhanan niya sa kanyang bahay. Pero paglabas niya ng internet cafe, nakita niya si Mira. Kaya napasunod siya dito. Lalapitan na sana niya ito, pero nakita niya kung paano hawakan ng lalaking yon ang kamay ni Mira. Ang kamay ng babaeng papakasalan ko.